Minsan, hindi ko rin maintindihan ang ating gobyerno dahil sila na mismo nagsabi na ang mga OFW ang nagbibigay ng pinakamalaking income sa ating bansa sa pamamagitan ng ating remittance. Pero ngayong gumawa ng app para sa mga OFW ay tinipid, hindi kumuha ng provider. Kaya nagkakandalito-lito na ang mga OFW at sumasakit na ang ulo sa bagong DMW mobile app kung saan kukuha ka ng OFW pass or kung saan mo kukunin ang OFW pass. Dahil makakapag-login ka pero mamaya ay error na naman. At makakapag-download ka ng app at mamaya ay wala na naman sa Play Store. Mas magiging madali na ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate ng mga OFW sa tulong yan ng isang mobile app na nakatakdang ilunsad ng Department of Migrant Workers. Plano ng Department of Migrant Workers na formal na mailunsad ang OFW Pass bago ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinihintay na lamang doon nila ang go signal ng Department of Information and Communications Technology para masigurong secured ang app na ginawa lamang ng ahensya. Pagtitiyak ng DMW, hindi sila gumastos ng milyong-milyong piso sa pagdevelop ng naturang app dahil mismo mga empleyado raw kasi nilang bumuo nito. 2 hanggang 3 buwan matapos ilunsad ang OFW Pass, tuluyan nang ititigil ang pagpaproseso ng OEC sa tanggapan ng DMW. Pero yung bagong logo ng PAGCOR ay ginastosan ng 3 milyon. Pero putik, tignan nyo naman ang itsura. Kayang-kaya nga yung gawin ng grade school student at baka nga mas maganda pa dyan. Pinutakte ng batiko sa bagong logo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. 3 milyong piso ang ginastos dyan pero para lang daw manok o sungay ang itsura. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Basa. In 3, 2, 1... Big reveal kahapon ng bagong logo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa isang 5-star hotel sa Maynila. Isinabay ito sa 40th anibersaryo ng ahensya. Pinangunahan niya ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, kasama si na House Speaker Martin Romualdez at PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco. Trending naman online ang PAGCOR logo pero marami ang tumaas ang kilay nang malamang ginastosan na mahigit 3 milyong piso ang bagong logo batay sa dokumento mula mismo sa PAGCOR website. Print Plus Graphic Services ang nasa likod ng bagong logo. Pinutakti naman ang batikos ang comment section ng PAGCOR Facebook page. Sabi ng ilang netizen, "The design is very easy, 3 million sa bulsa. Ang hirap naman daw to love the Philippines." Meron namang nagsabing sabong inspired ang logo o hindi naman kaya para raw sungay. Sabi naman ng isa, Aprilata ba yan? Ang netizen ito naman, sinabing nakakahiya yung logo dahil baka malito ang mga motorista at akalaing gas station ng PAGCOR. Kung ganyan din lang, sabi ng abogadong si Gideon Peña, sana nagpa-contest na lang ang PAGCOR. Sabi pa ng iba, ibalik na lang ang dating logo. At itong video ng Love the Philippines na ginastosan ng 49 million. What? Nasa ibang bansa naman ang mga kuha. Putik! Kahit simpleng editor lang sa Pilipinas ay kayang-kayang gawin yan at hindi aabot ng 49 million pesos. Iniimbestigahan na ng Department of Tourism ang paggamit ng stock footage na hindi kinunan sa Pilipinas sa bagong lunsad na Love the Philippines campaign video. Ang advertising agency naman na gumawa ng video nagpaliwanag at humingi ng paumanhi. May unang balita si Leigh Alves. Kalulunsad lang ng Love the Philippines Tourism Campaign na ayon sa Department of Tourism ay ginastosan ng 49 million pesos. Pero puna ng ilang netizen, hindi kuha sa Pilipinas ang 5 eksena sa video na inilabas ng DOT. Sabi ng netizens, galing ang ilang video sa isang subscription website para sa stock videos o stock footage. Nakuha ng ibang videographer at ibinibenta para magamit ng iba. Una ang rice terraces na ito, nakuha umano sa Bali, Indonesia. Ikalawa, ang silhouette ng isang mangingisda na kagaya ng kuha umano sa Thailand. Ikatlo, ang runway ng airport na tulad daw ng kuwang ito sa Zurich Airport sa Switzerland. Ikaapat, ang pulutong ng dolphins na gaya rin ng nasa stock video na ito. At ikalima, ang kuwang ito sa taong nagmamaneho ng all-terrain vehicle na tulad sa kuha umano sa disyerto sa Dubai, UAE. Sabi ng ilan sa mga nakapanood. Bang ironic po na pinapakita po na Love the Philippines pero the videos po are not from our country. Tama nga naman yung sinabi sa balita or ng isang attorney na kapag ganyang proyekto, bakit hindi na lang kayo magpa-contest
sa mga Pilipino. So, mailalabas pa ng mga Pilipino ang mga talento nila sa paggawa ng video at paggawa ng logo na kayang-kayang gawin naman ng mga grade school student. Pero etong DMW mobile app na para sa mga OFW na nagbibigay kuno ng malaking kita sa ating bansa at tinatawag na bagong bayani ay tinipid. Kaya minsan, mapapaisip ka na lang kung paano ba nila ginagastos ang kaba ng bayan na galing sa buwis ng mga Pilipino. Nakakalungkot lang minsan.